Nais ng Lord na maalala po natin yun sapagkat napakahalaga. Upang sa magkanganon, buhay po siya sa ating mga buhay. Ang ating mga pananampalataya ay buhay at gising. At kahit na tayo po ay mga may pinagdadaanan, alam ko po may pinagdadaanan po tayo. Amen po. Wala pong exempted sa panahon natin ngayon. Dati po, marami na pinagdadaanan ng tao. Pero higit ngayon. No? Kasi dahil po sa mga pangyayari at iba't ibang mga balita na dumarating, kaya wag hindi na tayo magtaka na ang ating Panginoon ay alam niya ang kanyang ginagawa para alalahanin po natin ang kamatayan upang sa magkaganon mabuhayan yung ating mga pang-spiritual. Kasi po, pag wala pong pag-alala, eh siyempre po, madi-discourage, malulungkot, at tila baga nawawala ng pag-asa ang mga tao. Dapat ang mga anak ng Diyos ay mananatiling tapat, mananatiling matibay, mananatiling gising sa kabila po ng mga pangyayari. At kailangan gising na gising ang ating mga pananampalataya. Amen? Yun ang tatalakayin natin sa umagang ito. Tayo ba'y gising na? Kanina pa. Kasi matindi yung ating pagpuri at pagsamba. Kaya tipanan po natin yan sa ating Panginoon. Kailangan panahon na para makakilos ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Okay, kailangan makakilos. Kasi kung hindi makakakilos ang Diyos sa ating mga buhay, mananatili tayong malungkot. Oho, mananatili po tayong malungkot. At gusto ng Lord, we must fight a good fight of faith. Sa 1 Timothy chapter 6, kailangan lumaban po tayo sa mabuting pagkikipagbaka, pagkikipaglaban, until the end. Ayaw ng Diyos na tayo po ay susuko, lalo na pagdating sa labanang espiritual. Dahil ang ating pagkikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, pamamahala. Pag sinabing pamunuan, kasama po yan sa pamamahala. Kasama po yan sa mga pamamahala ng gobyerno. Pamunuan. Pinuno ang mga namumuno. Kasi hindi mo maiwasan ngayon sa panahon ngayon, talagang kailangan sumunod po tayo sa Romans chapter 13, kailangan magpasago po tayo. Sapagkat silang nakakalam, ang kailangan lang po natin, italangin natin sila. Tinuruan tayo ng Diyos kung paano tayo maglepor sa kanyang ubasan. Amen? Maglepor. Eh kasi tayo po ay nakapokus sa mga basic. Ha? Naglelebor po tayo sa mga basic needs. Tama po yun. Pero nung tayo po ay naging mananampalataya, tatandaan po natin na iba na po. Ang sabi ng Lord sa Matthew 11:28, lumapit kayong lahat, kayong mga nabibigat ang lupa. Papagpahingan ko ang inyong mga kaluluwa. Kasi pag nananitili po tayo na mananampalataya na nakafocus po sa mga pansamantalang labor, may mahirapan po tayo. Malulungkot ang ating soul. Ang nais ng Lord, maglabor ka sa kanyang vineyard. Amen? Kasi eternity po yun. Ang denarios na wages na ibibigay sa atin ng Lord ay eternity. Kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, pag-asa. Okay? At pananampalataya. Yan yung ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya, pagka may pagkakataon kayo na mag-ayuno, mangungusap ang Diyos sa inyo. Di ba? Nakikipag-ugnayan sa pag-aayuno yung first Saturday of the month. Nakabang po sila. Bakit? Eh lumalakas po yung kanilang ano eh. Yung kanilang pag-asa kahit na discouraged na po. Kasi iba yung labor mo kay Lord eh. Doon ka huhugot ng katatagan. Kaya huwag nyo sayangin po. Habang may buhay pa, habang ang Diyos ay nandyan, kasi darating ang Panginoon na pag natapos na yung rapture,
yung bilang ng mga hintil, yung bilang ng hintil, sasarado na po ang kingdom of God. Tatandaan niyo po yan. Ang kaso, yung mga virgins na sampu, yung lima ang nakaligtas at yung lima, they were foolish. Why sa tsaka foolish? Pag sinabing virgins, mga born again yun, mga church of God. Pero tingnan mo, church of God, dalaga, pure, dalisay, pinatawag, pinagaling ang karamdaman, pinagpala sa espiritual, pero nakapasok lima lang. Pero sampu yun. Asan kayo doon? Kayo lang ang nakakalam. And everybody say amen. Kaya hindi po kung ano tayo dito, ay kailangan. Sinabi ng Lord sa Revelation chapter 3, pagdating ng ating Panginoon, tiyakin lang po natin na yung ating pag-ibig sa Kanya ay mainit at masigla. Amen? Pag sinabing mainit at masigla, ang ating pagpuri at pagsamba at ang ating paglilingkod sa Diyos ay sagana. Ibig sabihin, hindi malahininga. Hindi parang ano lang, parang nagsaserve ka sa isang bagay na excess. Excess. Hindi mo pinapangahalagaan yung regalo ng Diyos sa iyo. Medyo masakit. And everybody say amen. We must value the eternity that God has given to us. Eternity po yun. Pag eternity, wala nang balikan yun. Kaya, tiyakin lang po natin na pagbalik ng Lord, handa yung ating kaluluwa na humarap. Maningas, mainit, kasi isusuka po tayo ng ating Diyos. And everybody say amen. Masakit, pero sinabi ng Bible sa Book of Revelation, panahon na para tayo mag-init, magpakaalab. Yung iba po, huminto na, nanlamig, pero ang mga anak ng Diyos, yung mga totoong anak ng Diyos, ay nakikipagbaka ng mabuting pagkikipagbaka. And everybody say amen. Kaya sinasabihan tayo ng Lord sa Book of Matthew, sana hindi kayo datnan ng winter flight. Ibig sabihin, sana hindi tayo dadatnan ng Sabbath day. Ibig sabihin, yung ating mga pananampalataya ay kailangan maningas pagbalik ng ating Panginoon. Hindi malahininga. Marami ng mga mananampalataya ngayon na malahininga. Amen? Hindi pa ba kayo? Kailan bumawi tayo? Amen? Ang nais ng Lord, 100% ang cares of God. Maligtas. Alam niyo kung bakit? Kaya nagparabol ang ating Panginoon. Warning. Ibig sabihin, pwede niyang 100% lahat ay maliligtas. Control niya ang lahat ng bagay. Kaya yung napag-aralan namin kahapon, you are the true laborers. Pinili ka na ng Diyos bago pa magkaroon ng pundasyon ng mundong ito. So kaya mo. Amen? Pinili ka na niya eh. Wala ka na yung itadahilan. Tinapos na nila Job yung mga experiences sa buhay. Hindi. Si Kristo tinapos niya na. Ikaw, tapusin mo rin. Habang buhay ka, mag-labor ka sa ating Panginoon. And everybody say amen. Pag sinabi mag-labor, hindi ibig sabihin na full-time kayo rito. Hindi. Meron tayong kinabibilangan, wari, sa mga contingents, sa young people. Meron kayong mga anak, dali nyo ron. Meron kayong mga tatay sa Men's for Christ, dali nyo ron. Meron tayong mga kinabibilangan sa iglesia ng ating Panginoon. Hindi kayong mawawala. Kaya yung mga anak nyo po na nahirapan kayo, pinagpipray nyo yan, gawan nyo ng action po yan. Para hindi kayo mahirapan. Kasi ma-influensahan sa mundong ito. Amen? Diyan pa ba kayo? Totoo po yun. Kung walang Lord sa atin, mahirapan po tayo. Mapalad tayo. Bakit? Mananampalataya tayo eh.
Grabe yung privilege natin sa Lord. Privilege na maglingkod sa Lord. Grabe yung binigay niyang pagkakataon sa atin. Napangalagan natin yung buhay natin. Making the best out of it. Talagang the best mo na. The book of 1 Corinthians 11:23 to 25. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus on the night He was betrayed took bread. Verse 24. And when He had given thanks, He broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, He took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Glory to God. Okay? So, nabasa po natin dyan na ito yung tinanggap ni Apostol Pablo. Tigno! Ang sumulat sa mga Corinthian church ay si Apostle Paul. Si Apostle Paul po ay hindi niya nakilala si Lord. Nabalitaan niya lang na siya nag-resurrect. Alam niyo po, 30 AD nung nagpakita ang ating Panginoon sa kanya. Ibig sabihin 30 AD, 30 years after the resurrection. Pag bumisita ang Diyos, kahit na ilang taon ka ngayon, kung bibisitahin ka niya. Amen? Paano bibisita ang Diyos sa ating kapanahonan? Gusto niyo malaman? Pag nag-usap ang Diyos sa inyo, personally, pag nakinig ka ng salita ng Diyos, yun yung hinahanap mo. Nag-usap ang Diyos sa iyo. Pag binuksan mo ang kanyang salita, ito yung katugunan sa mga hinahanap mo sa buhay. Sabihin, nag-usap ang Diyos sa iyo. Bumisita ang Diyos sa iyo. And everybody say amen. Binisita na ba kayo ng Diyos sa ating kapanahonan? Kaya nga tayo nagbago ng buhay eh. Amen? Kaya nga tayo nahanap natin yung kapayapaan at pagpapala ng Diyos eh. Alam niyo kung bakit? Eh kaya nangungusap ang Diyos sa atin. Grabe ang pangungusap ng Diyos sa atin. Sa nangungusap ang Lord sa mga man of God. Sa kanyang salita. Personally, mangungusap ang Diyos. Kaya, remembrance. Ang sabi riyan, new covenant, bagong tipan. Ibig pong sabihin, dapat buhay ang Diyos sa ating mga buhay. Kahit napatay na siya, dapat sa ating kaluluwa buhay. Amen? Kahit na tayo po ay nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok, alam natin na ang Diyos ay suma sa atin. Diba? Walk by faith and not by sight. Ang paglakad na ng mananampalataya ay pananampalataya. You know why? Because the just shall live by faith. Whether we like it or not, pag mananampalataya ka, mamumuhay ka sa pananampalataya. Yes! Labanan ngayon. Makakala nyo. Yung nangyayari sa atin, wala pa yan. This is just the beginning of sorrows. 2,000 years ago, pinapangaral na niyan. Sinabi na ni Kristo yan. Maging yung mga alagad niya, maging yung mga early church, ipinangaral na po yan. Ngayon, yung malapit ng pagbabalik ng Lord, mas mabigat. Mas mabigat ngayon. Amen? Dati ang pinipersecute yung mga mananampalataya lang. Ngayon, lahat na ng uri ng klaseng tao, pag hindi ka sumunod sa protocols. Kaya take note, ha? Mag-ingat. Ngayon pa lang, patibayin mo na yung pananampalataya mo. Wala pang tatakan yan. Paano kung dumating yung lockdown lahat? At pilitin tayo na magpa-vaccine. Kaya mo na
walang transaksyon, di ka makabili sa palengke, na wala kang tatak. Wala pa ito. Kalingkingan pa lang ito. Kaya ngayon magpatibay na tayong lahat. Pag may fasting, pagpupuri at pagpupulong, samantalahin mo na. And everybody say amen. Oh, hindi natin alam. Kaya yung mukha niya, nandyan na eh. Alam niyo, pag sukdulan na, talaga mamumundok ako. Umiwas ako hanggat may iwasan ko. Magpakuha na lang ako kay Lord para rapture na roon. Rapture muna kami. Hindi namin kaya. Pag sukdulan na, sinabi ng Lord, aagawin ko kayo. Kukunin ko kayo. Pangako ng Diyos yun. Ikukot up ko kayo. Pero mo, kukunin tayo ng Diyos. Bakit? Itong mundo na to wala na pag-asa. Huwag kayong gano'ng mag-focus ngayon. Dati nakapokus tayo dito. Ngayon, medyo ibahin na natin. Yung spiritual natin, tatagdagan na po natin. Anytime darating ang Lord. Sabi ko po sa inyo, ang kukunin ng Diyos, yung mainit at maningas. Huwag mo sabihin na lagi kang umatin, pero wala kang siglat, wala kang Holy Spirit. Naku, ang marka mo para makasama sa rapture ay Holy Spirit. That is the seal. Sinabi ng Lord yun. Magpakapuspos na po tayo. Sabi mo siya katabi, magkapakapuspos na tayo. Hindi po tayo nagbibiro dito. Ang Diyos hindi nagbibiro. Sinabi po ng Bible, hindi nagbibiro ang Diyos. Pag sinabi niya, sinabi niya. Kaya ako seryoso. Seryoso talaga ako ngayon. Hindi ko alam eh, Lord Supper eh. Hindi ko rin alam kung bakit ganito ako ngayon. Hindi natin alam. Lord, tulungan mo po ako na biging karapat dapat. Tulungan mo ako, Panginoon, na maintindihan ko ang inyong salita. Buksan mo ang aking spiritual na unawa. Panahon na para magkapakapuspos ako ng banal na espiritu. Kahit naman gagawa tayo, pag wala tayong Holy Spirit, mahirapan tayo. Maniwala na po kayo. Hallelujah. Wala. Kasama po yun. Repentance, water baptism, Holy Spirit baptism. Gospel ng Lord yun. Kung hirap na hirap ka makatanggap ng Holy Spirit, mag-pray mo na. Mag-fasting ka na. Saliksikin mo na yung sarili mo. Amen? Magpakainit ka na. Kailangan matanggap mo yun. Yun lang pag-asa natin para agawin tayo ng Lord. Kasi kung wala kang seal, wala kang tatak, wala kang marka, maiwan ka. Sinabi ng Bible yun sa Book of Romans. Yakin mo lang. Anong evidence ng Holy Spirit? Bukod sa speaking tongues, nagbago ang buhay natin. Nararamdaman natin ang Diyos pag nananalangin tayo. Pag may problema tayo, tinutulungan tayo ng Diyos. Amen? Mararamdaman mo na kasama mo ang Diyos pag may Holy Spirit ka. Palagay mo na hindi ka pa nag-speaking tongues, nag-stammering lips ka. Pero alam mo, kasama mo ang Diyos. Kaya nga lagi tayong bumabalik dito eh. Kasi kung wala ka na rito, ibig sabihin, nalamig ka na. Iba na yung pananaw mo. Iba yung rebellious spirit. Iba yung backslider. Ang backslider na nanumbalik. Ang rebellious spirit, lason yan, cancer po yan. Sinabi po, kahit sa gobyerno, pag umalsa ka, di ba? Unbillable yan. Okay? Matindi. Kaya, pinag-iingat lang tayo ng Lord. Kahit na mundong ito ay maghirap, pero ang mga anak ng Diyos ka pa rin. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Diyos ang nagsalita. Panindigan mo yun. Pag Diyos ang nagsalita, huwag kang mag-alalat, huwag kang magduda. Diyos yun eh. Kaya we are now going to the meaning of the Lord's Supper. Number one, pag sinabing Lord's Supper, yung kainan,
Yung huling hapunan nila, yung hapunan, dinner yung gabi, di ba? Oo. Sabi nila, pagtitis, hindi po, suffering po yun. double if po yun, ito, suffer. Meaning of Lord's Supper. Number one, it is a commemoration. It is a commemoration. Pag sinabing commemoration, ito po ay paggunita o pag-aalaala. Observe in the memory of Christ. Ibig sabihin, meron siyang iniwan na halimbawa na alalahanin natin siya. Paggunita, pag sinabing commemoration, gunitain, alalahanin. Amen? Okay. Kaya dito, sa Book of Luke, chapter 22, verse 19, and he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. Buhay pa si Kristo dyan. Kausap niya yung kanyang alagad. Amen? Kausap niya. Kasama pa nga si Judas dyan. Kasama. Nag-take din siya ng communion. Yung mag-isaw-saw, kasama kong isaw-saw, yung bread na to, ay yun ang magkakanulo sa akin. Hindi nila napansin na sumausaw si Judas. Kaya nung sinausaw niyo yun, pumasok sa kanya yung espiritu ng kaaway. Sabi na ng ating Panginoon, gawin mo na. Ibig sabihin yung ministry mo, gawin mo na. Pagkanulo mo na ako. Meron pa rin bang nagkakanulo kay Kristo ngayon? Pag mananampalataya ka na, ginampanan ni Judas yun. Dapat huwag ka na magkanulo. Yan pa ba kayo? Kasi may kumanap na. Ay, yung iba nagkakanulo pa. Gawain na ng Diyos, gawain ng Diyos. Amen? We must serve the Lord with gladness. Pag tayo po ay naglilingkod sa Lord, may kagalakan. Masaya. Tamdam mo na ang paglilingkod mo sa Diyos ay nalulugod ang Diyos. And everybody say amen. Huwag tayo masaktan. Pag nasasaktan ka, nangungusap ang Diyos. Amen? Kasi pagka sinasalag mo ang salita ng Diyos, papasok ang rebellious spirit. Hallelujah. Yan, commemoration. Bakit? Observe the memory of Christ. Yan, no? Kasama si Judas yan. Number two. It is a communion. Pag sinabing communion, pagkikipag-niig, taimtim na pananalangin. The intimate prayer. Pag sinabing communion, nakikipag-commune yung spirit mo sa spirit ng ating Panginoon. Pag tayo ba ay nagtitake ng Lord's Supper, inaalala natin yung kanyang kamatayan, buhay pa ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Naalala ba natin yung kanyang kamatayan? Pag tayo po ay nagtitik ng communion, o naalala natin yung ating mga kaaway? Naalala natin yung mga kaldero natin at kabuhayan natin. Sinabi ng Lord na remembrance, siya lang ang alalahanin mo. Amen? Nakapokus ka lang doon. Kaya pag nagtik tayo ng communion yun, pag sinabing communion, intimacy. Dapat nararamdaman mo na pag nagtitake tayo ng communion, nararamdaman mo yung suffering niya. Nararamdaman mo yung hirap niya. Amen? Ang gusto natin lagi kaginawaan. Pag sinabi Lord's Supper, ano yun? Nakikipag-niig ka. Nakikihati ka sa Kanya. Baguhin na natin ngayon ang pagkikitungo natin pag
nagtik tayo ng Lord's Supper. And everybody say amen. Dati, paliwala. Dati, mapapaw lang. Pero ngayon, alalahanin natin na siya yung nagpatawad sa atin. Siya yung nagbigay buhay sa atin. Nagbigay pag-asa sa atin. Nagbigay ng kapayapaan at kagalakan sa atin. Communion is the cup and bread are communion of the blood and the body of Christ. 1 Corinthians chapter 10, verse 16. Is not the cup of thanksgiving for which we give thanks participation in the blood of Christ? And is not the bread that we break a participation in the body of Christ? Ito po si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi ka pwedeng makipagpartake sa body of Christ na gumagawa ka ng masama. Kaya yung iba, nangamatay na, nagkasakit. Hindi ka pwedeng magpartake sa totoong sa Lord's Supper tapos sumasamba ka sa iba. Tapos magkikipagnig ka. Hindi pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Kaya yan ang, kaya pag binasa mo yung context na yan, pinalalahanan ni Apostol Pablo yung mga taga-Korinto na kayo, yung gagawin po natin dito, yung remembrance, ito yung communion. Oh, matindi ito. So, wag nyong basta baliwalayin. Kaya yung iba, eh, basta nag-take lang ng communion, nagkasakit sila. At yung iba, nangamatay. Kasi, akala nila, ang pagtitik ng communion, ganun lang. Kaya minsan, natitison sa atin yung iba, yung bisita natin, huwag mong pagtikin yan. Kasi hindi pa siya mananampalataya. Amen? Yun po, ang ano ko sa kanila, kaya yung iba, pag may bisita kayo at nagpapartake ng communion, pulungan nyo sila. Huwag ka muna mag-take. Kasi delikado. Totoo po yun. Oo. Hindi basta, kasi banal na hapunan yun eh. Banal na hapunan kasama nyo ang Diyos. Kaya kailangan karapat-dapat yung magtitake doon. May relasyon siya sa Diyos. Ay kundi mapapahama. Amen? Kaya sabihin nyo sa mga kaon, pag nagkaroon tayo ng communion at hindi pa sa mananampalataya, huwag muna brad, huwag muna sis. Para hindi ka ano, magkaroon ng problema, sabihin nyo lang. O, alam nyo na po? Amen? O, palapagan natin ang Diyos. Letter C. Oh. It is a proclamation. The meaning of Lord's Supper, it is a proclamation of the gospel. Sinabing proclamation, declaration. Good news. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Pinoproclaim mo, pinapahayag mo yung kamatayan ni Kristo. Yun ang isa sa mga simbolo ng banal na hapunan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kanyang kamatayan, yung gospel ng ating Panginoon, pinoproclaim po natin. Tingnan po natin. It is the proclamation of the gospel. Pag sinabing gospel, the death, burial, and resurrection of Christ. 1 Corinthians 11:26. Yan o. Nandyan po yan. Tatlo yan. Siya po ay namatay, nilibing, at sa pangatlong araw, siya ay nabuhay na muli. 1 Corinthians 15:1-4. You know, this is the proclamation of the gospel. Now, brothers and sisters, I want you to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken, and which you have taken your stand. By this gospel, you are saved. Sa pamagitan ng mabuting balita na to, kayo ay naligtas. If you hold firmly to the word I preach to you. Kung nananalig kayo sa aking pinangaral sa inyo, otherwise, you have believed in me. Kaya maraming mananampalataya na mababaw lang. Kasi yung pagtanggap nila sa good news, yung repentance sa ginawa, at saka yung pagbabaptize sa kanila, parang mababaw lang.
Pero pag nabaptize ka ng Holy Spirit, lalalim yung relasyon mo sa Diyos. Totoo po yan. Parang, di naman yung ano, pag binasa mo ang Bible, maliwanag. Ang author ng Bible, si Lord. Kaya pagka malabo ang spiritual mo, malabo din. Hindi mo maunawaan. Oo, sinabi ng Lord yan. Ang isang mga aral ay nagasig ng salita ng Diyos, apat ang klaseng nakikinig. Napunta sa daanan, napunta sa batuhan, napunta sa tinikan, napunta sa mabuting lupa. Asan tayo ron? Kayong nakakalam? You must gaze and assess yourselves. Amen? Asan na ba tayo ngayon? Worker ka? Nananalangin ka ba? Nagme-meditate ka ba ng salita ng Diyos araw at gabi? Nag-ayuno ka ba? O inuuna mo yung sarili mo? Pag inuuna mo yung sarili mo, ibig sabihin, mas lamang yung tinatawag na makalaman, carnal. Carnal life. Pag inuuna mo po yan, nag-alala ka sa bukas, mas mahalaga. Hindi mo ba alam ang nagbibigay ng lahat ng bagay ay ang Diyos na kilala natin? Pag may trabaho ka at may pagkakataon ka, huwag kang mag-focus gaano dyan. Ang managbibigay ang Diyos. Amen? Gusto niyong pagpalain sa material, magdidikit ka sa Diyos. Kung gusto niyong aapaw yung sisidlan, unahin niyo ang Diyos. Sinabi niya na, but seek ye first the kingdom of God. Ang sikreto sa lahat ng bagay, unahin mo siya. Pagdating sa kabuhayan, i-bless ka ng Lord kung makapasa ka sa kanyang pagsusulit. Parang exam yan eh. Paano ka makakakuha ng lisensya mo kung hindi mo susubukan? Subukan mo. Kasi yun ang pinapasabi ng Diyos. Mahalin mo ang Diyos higit sa first commandment niya. Pag sinubukan ka sa pera, sabihin mo, mahalin kita higit sa lahat. Pag sinubukan ka sa relasyon, kahit na mag-aaway kami, maglilikod pa rin ako sa iyo. Hindi ako, ano yun, pansamantala lang, testing lang yun, tulungan mo ako, Lord, para maayos ko yung emosyon ko. Diba? Sabi niya, unless you believe in me, for what I receive, I pass on to you as of first importance, napakalaga ito, that Christ died for our sins according to the scripture, that he was buried, that he was raised on the third day, according to the scriptures. O yan, yung mabuting balita. Yan yung ginagawa natin. It is the proclamation. Kaya yan ang isishare mo. Making them my disciples. Huwag niyong ibigay ang Lord yung excess. Yung sobra. Bigyan niyo yung the best. The best yung time mo. The best pati bolsa mo. The best pati alay mo. The best pati yung utak mo. Kasi kanya lahat yan. The best. Kung gusto nyo na pagpalain kayo ng Diyos, sumunod ka lang. Sabihin mo sa isang katabi, sumunod ka lang. Nakaset na. Nakaset. There is a set of blessing and curse. Nakaset na yan. Mamimili ka lang. Anak ka ng Diyos, kaya mo yan. Sinabi niya yan sa Ephesians chapter 2, verse 10, or Philippians. Nilikha ka ng Diyos dahil kay Kristo para gumawa ng mabubuting bagay. It is a dedication. Number 4, meaning of Lord's Supper. Pag sinabing dedication, pag-aalay or offering. It is a dedication of Christ's blood of the new covenant. 1 Corinthians 11:25. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood.
Do this when you ever you drink it in remembrance of me. In the book of Hebrews chapter 8 verse 6. But in fact the ministry Jesus has received is a superior to the old one, since the new covenant is established on better promises. Okay? Pag sinabing covenant, new covenant, bagong tipan. Kasi meron na yung dating tipan. Pag sinabing dating tipan, Old Testament. Yung new covenant, yun yung New Testament. Okay? Kaya ito po yung pag-aalay. 8 to 12. Tuloy. But in fact, but God found fault with the people and said, "The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and not with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the land to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant." Bakit pinalitan? Kasi hindi sila tapat. Nagreklamo na nagreklamo pagdating sa bread. 40 years sila pinakain ng mana sa wilderness. Nauuhaw sila, nagreklamo sila. Kaya pinalitan ng Lord. "Because they did not remain faithful to my covenant, and I turned away from them, declares the Lord." Kaya talagang ano, umiwalay sa kanila ang ating Panginoon. "This is the covenant I will establish with the people of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my laws in their minds." Yung katosan ng Lord, nandito na ba? Yung salita ng Diyos, nandito na sa atin? "I will put my laws in their mind and write them on their hearts. I will be their God." Nakaukit ba ang Diyos sa ating puso? Nakaukit ba ang salita ng Diyos sa ating puso at sa ating isip? Meron ba kayo? Meron bang naiwan na salita ng Diyos sa puso at isip natin? Tagal na tayong mananampalataya? Bakit hindi tayo nananagumpay? We are more than conquerors, dapat tayo. Ito yung nananagumpay kasi yan ang kahinaan natin. Amen? Masyado tayong abala sa mapanlupa. Hinihintay ng Lord naman yung portion niya sa atin. Amen? Dapat, kahit na Psalms 23 lang, ialay mo sa Lord. "The Lord is my shepherd, I shall not want. Makes me to lie down in green pastures." Di ba? "He leads me beside the still waters. He restoreth my soul. He leads me in path of righteousness for His name. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art Thy rod and Thy staff." Dapat ganun tayo. Nagtutula ba tayo sa Lord? Yung salita niya, grabe sinabi mo, Lord, nang yung salita nakakabuhay. Talaga yung patay, mabubuhay. Amen? Yung patay ng pananampalataya, mabubuhay. Oh, yung mga walang pagpapalay, bibless sila ng Lord. And everybody say amen. Kahit na yung batsy keepers na kingdom of God na lang, "Seek ye first thy kingdom." Hindi mo pa babiburay si tono na lang eh. Lasahan nyo naman. Puro sabaw na lang yun. Lalagyan mo naman ng ulam at kanin. Puro sabaw eh. Tagal mo naman na napalataya nung una. Naintindihan ka ng Diyos. Blood of the new covenant. Biro mo nilagay na sa puso natin na siya yung Diyos natin. Wala na magtuturo. Nilagay niya sa ating isip ang kanyang salita, tapos wala kang na-retain sa salita ng Diyos sa isip, samantalang nilagay ko na. Sino may problema? Ang Diyos o yung mananampalataya? Hindi. Kasi, may pananampalataya siya walang gawa. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Mula ngayon, buhayin nyo ang inyong mga pananampalataya para mapuhay ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, buhay ang salita ng Diyos. Makakilos ang Diyos sa atin.
The last one. It is a dedication, pag-alay. It is anticipation of the coming of Christ. Oh, pag sinabing anticipation, ito yung we must expect the coming of Christ, umaasa po tayo. Yun yung pag-asa po natin. Yung pagbabalik niya. Titus chapter 2 verse 30. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God. Yung pagpapahayag, yung pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sino yung dakilang Diyos? At tagapagligtas na si Hesus Kristo. Yung iba din naniniwala na siya yung dakilang Diyos. Di ba? Ilan ang Diyos natin? Sa. Sino yung Diyos natin? Espiritu. Amen? Espiritu si Jesus Christ. Hindi naman natin nakasalamuhay. Pero nananalig po tayo. 1 Corinthians 11:26. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Kaya mamaya, pag tayo po ay nag-Lord's Supper, we must declare the death of Christ until He comes. Ibig pong sabihin, mula ngayon, inaasahan natin ang Kanyang pagbabalik. At umaasa po tayo sa kaligtasan na ating natamo. Okay, palapagan natin ang Lord. Tingnan natin si Kristo kung buhay sa ating mga buhay. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within. Living water. Ano pa? Living bread. Jesus said to them, "Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you." Wala kayong buhay. Si Kristo po, nagsasalita sa pinakanyang napakaraming tao. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Naramdaman nyo na ba? Na habang uminom kayo, kasama nyo si Kristo. Yun yung real food. Spiritual po yan. Kasi pag ginawa mong literal yan, abay, kanibalism ka. Kinain mo ba naman si Kristo na literal? Hindi kinakain ng tao. Symbolize lang po yung bread. Na? Okay, ano pa? Ano yan? O yan, eh? Whoever is my flesh and drinks my blood remains in me and I in them. Kaya nga pagka alalahanin natin yan, tapos mahalaga sa atin, oh, nananatili yung presensya niya, nandyan eh. Just as the living Father said, okay, okay. This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever. He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Mahirap na pananalita ito, naturo. Pero mo, kakainin natin si Kristo. Pero mo, inumin natin yung dugo niya. Na misinterpret po siya. Kaya sabi doon, aware that his disciples were grumbling about this, nalito yung mga nag-alala, yung mga lagad, Jesus said to them, "Does this offend you? Nakakasakit ba ito sa inyo? Natisod ba kayo? Then what if you see the Son of Man ascend to where He was before?" Makikita nyo yung kaluwalhatian ng anak ng Diyos na babalik siya sa kanyang kinaruroonan. Ibig sabihin po, Diyos siya. Bumabala po siya para matikman natin. Para matubos po tayo at mapatawad. Para malasap natin yung kagandang loob at pag-ibig ng Diyos. Bumaba na nga siya.
yung symbolized na yon, yun na yung katawan niya. Kahit na hindi tayo nakarating at nakasalamuha siya, yun na yung pag-alala natin sa kanya. And everybody say amen. Ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay, ang laman, walang pakinabang. Ang salita na sinasalita ko sa inyo, punong-puno ito ng Espiritu at buhay. Ngunit ang iba sa inyo ay hindi naniniwala. Kaya sinabi ko, for Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. Alam niyo ba na si Kristo, kilala niya tayong lahat. Alam niya kung sino nagtududa. Amen? Hindi pa ba kayo? Alam niya kung puro ka. Kaya, sabihin mo siya katabi, pag-igihin na natin, ha? No. Ito, tinutukoy niya po si yung betrayhim, walang iba yan kundi si Judas. Okay? Pero ngayon, eh, ginampanan na ni Judas. Huwag na natin ibagbenta yung ating pananampalataya sa ibang bagay. Sa trabaho, sa mahal sa buhay, sa profesyon, sa fame and glory of this world. Hindi nyo ba alam na may glory tayo? There is a glory of men in the book of James. Mayroong kaluwalhatian ng tao. Alam nyo yun? Pagwapo ka, pag mayaman ka, hinangaan ka. Diba? Matikas ka, powerful ka, marami kang talent. That is your glory. Talented ka, that is your glory. Marami nga nga sa'yo. Pero your glory will fade away. Mawawala po yan. Pag wala na tayo sa mundong ito, hindi ka na maalala. Kaya ang glory lang nasa Lord eh. Siya lang ang tatanggap ng kaluwalhatian. And everybody shall praise the Lord. Kilala niya ano pa? Oh, at nagsalita pa siya, ito yung sinasabi ko, no one can come to me unless the Father has enabled them. Kaya nga, magkakapatid tayo eh. Amen? Kapagka hindi niya pinahintulot yan, wala tayong magagawa. You do not want to live too? Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Ikaw yung nag-iisang Diyos. Saan pa kami pupunta? Ang inyong mga salita ay buhay na walang hanggan. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Bakit? Bakit nagsitaligod sila? Bakit yung 11 lang ang naiwan? Yung 12? Ilan bang disciples ng ating Lord? Yung 72, pinadala niya, binigyan sila ng kapangyarihan to heal the sick. Pubalik sila. Lord, yung mga demonyo, yung mga espiritu, nagpapasubmit. Ang daming gumagaling. Ang daming napuposis, napapalaya. Ano sabi ng Lord? Huwag kayong magalak dyan. Masaya kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakalista sa Book of Life. Huwag lang tayo magano sa miracle, ha? Sa pagbabagong buhay. Kailangan nagagalak tayo dahil nakalista sa aklat ng buhay yung ating mga pangalan. Biro mo, 12 lang yung naiwan. Kaya sabi ng kayo rin ba, alis sa pananampalataya? Pag tinignan tayo ng Lord ng spiritual, naku, ang dami pang bunjing. Yung nature ng paglago, lumalaki yung katawan, whether you like it or not. Pero yung utak at yung puso, parang ano, hindi lumalago. Kailangan lumalago din kasama yung spiritual natin. Amen? Ngiti naman dyan. Ay kasi siyempre, pag birthday, may mga pledges, siyempre mabigat yun, pandemic. Tapos humingi pa ako ng ano, di ba?
Alam niyo, pag pandemic, ito ang challenge. Mas magbigay ka. Ang Diyos makakakilos. Totoo po yan. And Jesus replied, "Have I not chosen you, the 12? Yet one of you is a devil." Meron ba dito yon? Wala. Wala. Kasi ang kinakausap niya, yung kanyang alagad. Amen? Ngayon, alagad na tayo ng ating Panginoon. Okay. Kinig kayo, ha? Wala na dito yung yet one of you is a devil. Alam niyo kung bakit? Gusto niyo malaman? Ginampanan na ni Judas yun eh. Wala ka nang gagampanan. Ginampanan na ni Judas yun. Kaya pwede na nating sabihin na I love Judas. Oh, you know what's the meaning of Judas? Ang ganda ng meaning ni Judas. O basahin nyo. Hanapin nyo meaning sa Google ng Judas. Sa atin lang Pilipino, pag sinabing nag-Judas, ang dating sa atin, nag-betray. Pero yung the Judas, the meaning of Judas, ang ganda. Saliksikin nyo po. Nakalimutan ko na kasi. O kasi, nangingibabaw yung Judas na Tagalog eh. Pero yung Judas talaga na real meaning, ang ganda. Ang ganda po. Ma-appreciate nyo si Judas. Kasi kung hindi siya nag-ministry ng ganon, hindi tayo maliligtas. Hindi pa ba kayo? Yes, you can appreciate the ministry of Judas. Siya po ay nagsisi. Nagsisi. Umiyak siya eh. Kaya lang, hindi niya nakayanan. Alam niyo kung bakit? Sinabi ni Kristo eh. Sana hindi niya pinanganap. Hindi niya nakayanan. Nagpakatiwakal siya. Alam niyo, nung pumunta po kami sa Israel, doon nagpakatiwakal si Judas. Kasi alam niyo po, merong isang pagka-olive tree doon, mga 7,000 years sa kanyang span, ang life ng mga trees. Yung mga, may trees doon na 7,000 years. E 2,000 years pa lang naman yun eh. Kaya nandun pa yun. Alaala yun, yung pinagbigtihan na Judas sa Acts chapter 1, sumambulat ang kanyang mga bituka. Doon po siya nagpakatiwakal. Kaya nung kami po ay pinintulutan ng Diyos na makapunta rin doon, sabi nila dyan nagpakatiwakal. Judas hung himself on that tree. Di alam mo na. Amen? So, wala nang Judas dito, wala na rin nagpapatiwakal. Amen? Dyan pa ba kayo? Huwag na kayo maghanda ng lubid para sa inyong sarili. Kasi ginampanan na ni Judas yun. Kahit anong hirap ng buhay. Kahit na may emotional problem, huwag niyong intindihin yan, yung bulong ng kaaway. Basta sa Lord Supper, buhay ang ating Panginoon. Amen? So yung gagampanan natin ngayon, alalahanin natin yung kamatayan, mapalalim na yung relationship natin sa Lord, huwag na nating alalahanin yung naiwan natin sa bahay muna. Amen? Huwag muna nating alalahanin yung ulam natin mamaya. Ang alalahanin natin yung kamatayan ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin tuwing Friday and Sunday po sa ganap na ikapito at ikawalo ng gabi. Naway patuloy po tayo sumuporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalagana po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa gabi ng ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong ayayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi po kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon, tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso at kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Higit po natin ang ating mga mata, itaas po natin ang ating dalawang kamay at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap.
Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras nito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po ang karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos, pag-arian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Jesus at nawa hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos, ang totoong nag-iisa at makapangyariang Ama na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yun po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4 na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi, kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga gawa 2:38 na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa maniwala po kayo dyan? At sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon upang ang ating po pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito. Kung wala po kayong matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap niyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkos tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon ng kayamanan sa langit, sapagkat ito pong kayamanan na ito, ito po ay hindi nabubulok, hindi ito mananakaw, at higit sa lahat,
Ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin niya makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming maraming po salamat. At huwag po natin kakalimutan lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA tuwing Friday po, Sunday, 7 to 8 p.m. po dito po sa ating YouTube channel. Maraming maraming po salamat at pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. God bless you.